Find the number of zero, so b of x is equal to x cubed minus x double greater than symbol minus 2x plus 1 between negative 2 to 1. So, find the number of zeros is just the same sa pagbibilang po ng number of roots ng given equation. At dito po, we have double greater than symbol. Ibig sabihin po nito ay squared or exponent is equal to 2. And we have this consideration na between negative 2 to 1. So, hindi po kasali ang negative 2 tsaka 1. So, ibig sabihin, yung roots na i-consider natin sa problem na ito ay dapat less than 1 but greater than negative 2. So, ayan. Then, we have f of x. Kindly do take note that f of x is also equal to y. Okay? So, since we are to solve for the roots, para malaman po natin kung pasok sa given condition, mode 5 po tayo sa ating calculator at hahanapin po natin ang kaparehong format ng given equation. So, we have x cubed, right? So, number 4. But dito po ay equated to 0. So, ibig sabihin, gagawin po natin y is equal to 0. So, paano po ba yun? We will now have x cubed minus x squared minus 2x plus 1 is equal to 0. So, pareho na po ng format natin sa number 4. Press 4. Tatanungin po tayo ng A, B, C at D. Ayan, ang D. So, paano po ang A? Ang A ay kung ano po yung coefficient ng ating x squared. So, ano po yung sagot? 1. Dahil wala po tayong nakikitang number, automatic 1 po yan sa ating mathematics. For x squared, we have negative 1. Yes po, i-consider natin yung minus at magiging sine. So, we have negative 1. And for x, ano ang coefficient? We have negative 2. And for d, ano po ang ating constant? We have plus 1. So, 1 na lang dito. Then, press equal sign. Lalabas ang ating first root. As for the first root, it is equal to 1.8. Unfortunately, it is greater than 1. So, hindi po siya kasali sa condition ng ating problem. Right? So, hindi siya mabibilang. Let's check root or the second root, which is equal to 0.445. So, 0.445 is less than 1 but greater than negative 2. So, pasok siya. Meron na po tayong isa. Check natin ang third root, which is equal to negative 1.247. So, this is greater than negative 2 but less than 1. So, we have two roots for our condition. Okay, so the answer is C, which is equal to 2. So, ganun lang po para sa number of zeros. Naguguluhan po ba sa ating computation or calculation? Okay, so allow me to share the graph of our y is equal to x cubed minus x squared minus 2x plus 1 in green. At ang ating points A, B, at C, ito naman po yung roots natin. Kindly do take note na in-equate po natin ang y sa 0. That is why we have y coordinate equal to 0 here. So, ibig sabihin po pala, yung roots ay, yes po, x-intercept. So, kailangan po natin i-consider na yung nasa loob lang ng negative 2 hanggang 1 ang range na i-consider natin based sa problem. So, we have B and C, kaya ang roots natin ay dalawa lang. Ganun lang po. So, the answer is letter C, which is equal to 2. So, this is all about number of zeros in a given equation under certain condition. Okay. Thank you for watching Kaalan Shares so we can help more self-review math majors. God bless your exams.